Marshall Peake, Kabanata 17. Spider Monster Beast. Sa hapon, tumalikod si Yang Kai at tinungo ang kinaroroonan ni Ling Xiao. Tatlong araw lang ang pahinga niya, kaya hindi na mabilang ang araw na umalis siya. Kailangan niyang bumalik bago bukas ng umaga, kung hindi ay mapaparusahan siya. Mayroong maraming oras, tinantya ni Yang Kai na siya ay halos 100 milya ang layo mula sa Ling Xiao, na hindi masyadong malayo, kaya dapat ay makarating siya roon bago magdilim. Inaasahan ang ikatlong pahina ng incenso burner ng walang salita na itim na libro, si Yang Kai ay nasa mabuting kalagayan, kaya ang kanyang mga yapak ay magaan. Ngunit bago siya nakarating sa kalagitnaan, biglang nakarinig si Yang Kai ng mga dagandong at nakakaantig sa puso ng mga sigaw mula sa hindi kalayuan, na may halong iyak ng isang bata. Nang marinig ang paggalaw na ito, huminto ang mga yapak ni Yang Kai at mabilis siyang nakinig ng mabuti. Ilang sandali pa, nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, at mabilis siyang tumakbo sa direksyon ng tunog. Masasabi niya na ang galit na dagandong ay nagmula sa mga ngaso na nakatagpo niya noong nakaraang gabi, at ang iyak ay nagmula sa maliit na bata. Ang mag-ama na ito ay tiyak na nakatagpo ng ilang uri ng problema, kung hindi ay hindi sila masyadong magpapanik. Noong gabing iyon, nakain na ni Yang Kai ang kanilang pagkain, kaya't may utang na loob siya sa kanila, kaya paano niya sila hindi papansinin ngayon. Habang siya ay tumatakbo, ang mga dagandong ng mga ngaso ay naging malungkot, habang ang mga iyak ng maliit na bata ay unti-unting hamina. Mabigat ang mukha ni Yang Kai, at mayroon siyang masamang premonition sa kanyang puso. Nang marating ni Yang Kai ang lugar, hindi na niya narinig ang mga dagandong ng mga ngaso. Tanging madilim na pasukan ng kuweba ang nakikita niya sa paanan ng isang mataas na dalasdis. Ang pasukan ay napapalibutan ng makakapal na damo at hiin si Spider. May maliit na busog sa lupa, na siyang sandata na hawak ng maliit na bata noong gabing iyon. Nang hindi nag-iisip, mabilis na inihagis ni Yang Kai ang mga bagay sa kanyang katawan sa lupa, idinilat ang kanyang mga mata, at naging mapagbantay sa kanyang paligid. Direkta siyang sumugod sa madilim na pasukan ng kuweba. Hindi gaanong maliwanag ang ilaw sa kuweba, ngunit nakakakita pa rin siya ng mga bagay. Habang tinitingnan ng mabuti, hindi maiwasan ni Yang Kai na magulat. Nakita niya na ang kuweba ay puno ng mga gagamba, at sa tabi ng mga dingding ng kuweba at sa lupa, may mga patong-patong ng kulay pilak na puting gagamba, kasing kapal ng chopsticks, nagkurus, patong-patong, na nakaharang sa kanyang dinadaanan. Ang kuweba ay mamasa-masa at madilim, na may tubig na tumutulo mula sa kisame. Nang matapakan ni Yang Kai, pakiramdam niya ay bahagyang lumubog ang lupa. Pidya lang hininga, pumasok si Yang Kai. Makalipas ang ilang hakbang, nakita niya ang isang taong halos nakabalot sa silk ng gagamba na nakahandusay sa lupa, tanging mukha lang ang nakikita. Ito ang mga ngaso na nakatagpo niya noong nakaraang gabi. Sumugod si Yang Kai at sinisiyasat siya. Nang matuklasan na ang mga ngaso ay nahimite lamang dahil sa galit, wala siyang anumang malubhang pinsala. Mabilis, kinurot ni Yang Kai ang philtrum ng mga ngaso. Dahan-daang nagising ang mga ngaso, at nang makita niya si Yang Kai, sabik niyang sinabi. Iligtas ang bata. Kinaladkad ang bata sa loob, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring iligtas ang bata. Kinaladkad sa loob. Nagulat, sinubukan ni Kai Yang na pakawalin si Hunter sa pagkataranta. Sa kasamaang palad, ang sutla ng gagamba na nakabalot sa kanyang katawan ay napakatigas. Hindi niya ito matanggal sa loob ng maikling panahon, kaya maaari na lamang siyang sumuko at sumisid sa kuweba. Nagbabala ang mga ngaso sa likod niya. Mag-ingat ka, Spider Monster Beast yan. Nang marinig ang salitang Monster Beast, tumibok ang puso ni Yang Kai. Ang halimaw na hayop ay hindi tulad ng isang ordinaryong hayop na maaari lamang patayin. Isa itong totoong hayop, at hindi kayang pukawin ni Yang Kai ang sinuman sa kanila. Ang dahilan kung bakit ang panlabas na 30 milya ng Blackwind Mountain ay tinukoy bilang isang ligtas na sona ay dahil walang halimaw na hayop dito. Pero ngayon, meron na talaga dito. Ito ay talagang hindi inaasahan. Nang malaman na mayroong Monster Beast sa loob, naging mas maingat si Yang Kai. Matapos maglakad ng halos 100 talampakan, nakita niya ang anak ng mga ngaso. Sa sandaling ito, ang maliit na batang lalaki ay mahigpit na nakagapos ng sutla ng gagamba tulad ng kanyang ama, gamaykit sa isang malaking gagamba at nakabitin sa hangin. Sa tabi ng maliit na batang lalaki, isang malaking bulaklak likod na gagamba ang naglalabas ng dayami sa bibig nito at ipinapasok ito sa braso ng maliit na bata. Kitang-kita ang mga hibla ng pulang dugo na umaagos mula sa katawan ng batang lalaki patungo sa bibig ng gagamba. Sa lupa ng kuweba, iba't ibang kakaibang buto ang nakatambak sa isang bundok. Tila maraming biktima ang nahuli ng Spider Monster Beast dito. Walang oras si Kai Yang para pag-isipan kung may kakayahan ba siyang labanan ng gagamba na ito. Anumang pagkaantala ay maaaring magdulot ng buhay ng maliit na bata, kaya't hindi siya nagsalita at sumugod. Ang malaking bulaklak likod na Spider ay malamang na hindi inaasahan na maaabala sa oras na ito. Habang ito ay kumakain, isang brute force ang tumama mula sa tagiliran, at ang malaking gagamba ay agad na tinamaan ng malaking butas. Ang gagamba sa likod ng bulaklak at si Yang Kai ay sabay na lumipad palabas, at ang batang lalaki ay nahulog sa lupa. Biglang inatake, galit na galit ang bulaklak likod na gagamba. Ang walong mabalahibong paa nito ay umundas sa lupa, at ang mga mata nito ay tumingin kay Yang Kai. Wala nang oras si Yang Kai para bumangon, at ang gagamba sa likod ng bulaklak ay sumuntok sa kanya at idiniin siya sa lupa.
Sa isang dagandong, si Kai Yang ay nagpadala ng isang kamaong bakal patungo sa bibig ng flower back na gagamba, na naging sanhi ng pagsuray-suray nito. Sinamantala ang pagkakataong ito, si Kai Yang ay nagpadala ng isang sipa, na pinalipad ang gagamba. Gamulong si Yang Kai sa lupa at half-squatted, maingat na pinagmamasdan ng mga galaw ng flower back na gagamba. Pagkatapos nitong paghaharap, medyo kumalma siya. Hindi mataas ang level ng monster beast na ito. Kung hindi, hindi niya ito magagawang labanan. Marahil ito ay isang level 1 monster beast lamang. Pero kahit level 1 monster beast lang iyon, mahihirapan siyang harapin ito gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Ang magkabilang panig ay nagsusukat sa isa't isa. Ang spider back na bulaklak ay hindi nababalisa, ngunit si Yang Kai ay medyo naiinip. Ang maliit na bata ay mukhang nawalan ng maraming dugo, at may mga palatandaan ng pagkalason. Kung hindi niya ito mabilis na haharapin, hindi niya ito maliligtas. Biglang bumukas ang bibig ng gagamba sa likod ng bulaklak, at habang humihinga ito at lumabas, isang matangkad na sinulid na sutla ang lumabas mula sa bibig nito, dumiretso sa Yang Kai. Naranasan na ni Yang Kai ang tigas ng sutla ng gagamba noon, kaya natural niyang alam na hindi siya maaaring makulong. Agad siyang gamulong sa gilid, tipid na umiwas dito. Sinong mag-aakala na wala namang pakialam ang flowerback spider sa mga pagtatangka niyang iwasan ito? Nagpatuloy ito sa pagluwa ng sutla ng gagamba sa isang direksyon. Sa oras na nag-react si Kai Yang, ang kuweba ay pinaghiwalay na ng isang higanteng gagamba, ganap na pinutol ang kanyang ruta sa pagtakas at nakulong siya sa loob. Ito bang pinipilit akong lumaban hanggang kayan? Tumiti si Yang Kai, at ang huling bakas ng pag-aalala ay nawala. Napukaw ang pagmamataas sa kanyang mga buto. Sa ganitong sitwasyon, kung hindi niya papatayin ang gagamba na ito, tiyak na hindi siya makakalabas. Dahil iyon ang kaso, kung gayon maaari lamang siyang lumaban hanggang kamatayan. Ang oras ay mahalaga, kaya't si Yang Kai ay walang oras na mag-aksaya. Ang kanyang mga paa ay sumipa sa lupa, at mabilis niyang nilapitan ang spider back na bulaklak. Si Yang Kai ay nagbabantay laban sa galaw na ito ng gagamba, kaya paanong hindi niya ito maiiwasan. Matapos iwasan ang tatlong magkasunod na sutla ng gagamba, sa wakas ay naisara niya ang distansya sa pagitan niya at ng halimaw na hayop. Ngunit bago pa masuntok ni Yang Kai, itinaas ng bulaklak sa likod na gagamba ang isa nitong paa sa harapan, at mabangis na pinate siya. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang braso upang harangin, at ang matalas na paa ng gagamba sa likod ng bulaklak ay tumusok sa kanyang braso. Ang sakit ay naging sanhi ng pag-ungol ni Kai Yang sa galit. Biglang kumulo ang dugo niya. Bagamat umagos ang dugo, hindi lamang siya nakaramdam ng takot o gulat, sa halip ay nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pananubik at pag-asa sa kanyang puso. Nagsimulang manginig ang kanyang mga buto nang kumalat ang mainit na pakiramdam sa kanyang katawan. Marshall Peak, Kabanata 18. Ginantimpalaan ng mabuting tao. Pamito sa hangin ng kamao ni Yang Kai, tumama sa kaliwang hilera ng mga mata ng flowerback spider, na pumutok sa kanilang dalawa. Natakot ang flowerback spider. Kung anong kaunting kamulatan ang naiwan nito ay natakot ito sa kaharap nito na tuwang-tuwa pa rin kahit naduguan. Sinubukan itong bawiin ang harap na binti mula sa braso ni Yang Kai, ngunit hinigpitan ni Yang Kai ang kanyang mga kalamnan at hinawakan ito sa pwesto. Sa isang sandali, hindi ito makawala. Ang pangalawang kamao ni Yang Kai ay sumipol sa ere, muli na namang pumutok ang dalawa sa mga mata ng flowerback spider. Ang flowerback spider ay sumigaw sa sakit, ang katawan nito ay patuloy na lumiliit pabalik, ang ilang mga paa nito ay gumagapang, nag-iiwan ang mga hanay ng mga sugat sa katawan ni Yang Kai. Hindi naman malalim ang mga sugat, pero may dugo pa rin. Ang sakit ay nagpasaya kay Yang Kai, na parang bumubulusok ang buong katawan niya nang walang katapusang lakas. Isang malupit na ngiti ang nakita sa gilid ng kanyang bibig, at ginamit niya ang kanyang hindi nasugatang kamao para salakayin ang kanyang kalaban. Sa mas maraming hampas niya, mas malakas at mas mabilis siya. Bamuka ang noo ng flowerback spider, at tumalsik ang mga likido sa katawan nito kung saan-saan. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang malungkot na iyak. Ang flowerback spider ay ayaw maupo at hintayin ang kamatayan nito. Patuloy itong naglalabas ng spider silk mula sa bibig nito, na hindi naiwasan ni Yang Kai sa ganoong kalayuan. Mabilis siyang binalot. Ngunit sa sandaling ito, ang flowerback spider ay pinalo hanggang sa isang pulp, ang buong ulo nito ay halos bumukas. Kung hindi dahil isa itong monster beast at malakas ang sigla, matagal na itong namatay. Gayunpaman, pagkatapos nitong iluwa ang huling sutla ng gagamba, unti-unti itong huminto sa pagpupumiglas at tuluyang namatay sa ilalim ng kamao ni Yang Kai. Hindi inaasahan ni Yang Kai na madali niyang matatalo ang isang halimaw na hayop, at mapatay pa ito. Kahit na ito ay isang level 1 monster beast lamang, hindi ito isang bagay na madaling harapin ng isang body temper ang stage level 5. Hindi man magaan ang mga sugat niya, hindi niya naramdaman na big deal iyon. Matapos makumpirma na ang flowerback spider ay ganap na patay, inilabas ni Yang Kai ang front leg mula sa kanyang braso. Sa sandaling hinugot niya ito, may dala itong spray ng mainit na dugo. Nang walang oras upang suriin ang kanyang mga sugat, mabilis na pinunit ni Yang Kai ang spider silk na nakatali sa kanyang katawan at nagmamadaling binuhat ang maliit na batang lalaki na nakahandusay sa lupa. Sa wakas ay nakalaya ang ama ng batang lalaki mula sa sutla ng gagamba at tumakbo patungo sa kanila. Nang makita niyang tumatakbo palabas si Yang Kai kasama ang kanyang anak na puno ng dugo, mabilis siyang nagtanong.
Ano ang nangyari sa kanya? Maraming dugo ang nawala sa kanya at Nolson. Sagot ni Yang Kai. Nagmamadaling lumabas ng kuweba, pinahiga ni Yang Kai ang maliit na bata sa lupa at muling tumakbo palabas. Kumuha siya ng herb sa bag at nilagay sa bibig niya para nguyain. Nakahanap din siya ng ilang halamang gamot at ibinigay sa mga ngaso. Tuyain mo ang mga ito hanggat maaari at pagkatapos ay ipakain sa kanya. Nang marinig ng mga ngaso ang utos ni Yang Kai, walang pag-aalinlangan. Mabilis niyang nilagay ang mga halamang gamot sa kanyang bibig at ngumunguya. Sa sandaling ito, napakalinaw ng isip ni Yang Kai. Isa-isang lumabas sa kanyang isipan ang mga katangian ng pharmacological ng mga halamang ito. Aling mga halamang gamot ang maaaring mag-detoxify, aling mga halamang gamot ang makapagpapagaling, at aling mga halamang gamot ang maaaring huminto sa pagdurugo. Maihahalin tulad siya sa isang doktor na bihasa sa pharmacology. Hindi nagtagal, inilabas ni Yang Kai ang mga halamang gamot sa kanyang bibig at ipinahid ang mga ito sa nasugatang braso ng maliit na bata. Pinakain din ng mga ngaso ang mga damo sa kanyang bibig sa bibig ng maliit na bata. Sa ilalim ng nerbiyos at umaasang titig ng dalawang tao, ang maputlang mukha ng maliit na bata ay unti-unting nagkaroon ng bakas ng kulay, at ang kanyang paghinga ay mas matatag kaysa dati. Sa wakas ay gamaan ang loob ng mga ngaso. Bumagsak siya sa lupa at humagulgot. Buti na lang, ayos lang. Buti na lang, ayos lang. Binuhusan siya ni Yang Kai ng malamig na tubig. Hindi sapat. Ang mga halamang gamot na ito ay nasa pinakamababang grado. Mapapagon lamang ang kanyang mga sintomas. Kailangan niyang bumaba ng bundok upang maghanap ng doktor, kung hindi, natatakot akong mag-iwan ito ng pangmatagalang sakit. Ang mga ngaso ay nakinig sa mga salita ni Yang Kai at agad na nagsabi. Kung gayon, dadalhin ko siya upang maghanap ng doktor ngayon. Huwag kang magmadali. Pinigilan siya ni Yang Kai. Hintayin muna natin siyang kumalma. Nako, tama ang sinabi ng benefactor. Ang mga ngaso ay dumanas ng napakalaking sakuna, at matagal nang nawala ang kanyang gulugad. Ano man ang sinabi ni Yang Kai ay kung ano iyon. Pagkasabi noon ay bigla niyang naalala na nasugatan din pala ang benefactor na nasa harapan niya. Nag-aalala siya. Benefactor, gusto mo bang gamutin ang iyong mga pinsala? Ikanaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. Pero napakaraming dugo ang nawala sa iyo, paano ka makakayanan? Gulat na napatingin sa kanya ang mga ngaso. Hindi ko alam. Tumayo si Yang Kai at tumalon. Hindi ko alam kung bakit, pero maganda ang pakiramdam ko. Hindi lang maganda ang pakiramdam niya, sobrang excited din siya. Hulaan ni Yang Kai na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanyang matigas na golden skeleton, ngunit paano niya ito ipapaliwanag sa mga ngaso? Inaalala ang labanan ngayon, kumulo ang dugo ni Yang Kai. Ito ang unang pagkakataon na humarap siya sa laban ng buhay at kamatayan, ngunit hindi lamang siya nagkaroon ng kahit kaititing na takot, ngunit nasiyahan din siya sa pakiramdam ng pagtilamsik ng dugo, na parabang ang lahat ng ito ay isang pangkaraniwang pangyayari. Sandali nga pala, babalik ako. Biglang kinuha ni Yang Kai ang kanyang bag at muling sumugod sa kuweba. Akala ng mga ngaso ay lilinisin niya ang katawan ng halimaw na hayop, ngunit sa katunayan, hindi iyon ang nangyari. Kahit na ang flowerback spider ay isang monster beast, ang katawan nito ay walang halaga, at ang antas nito ay masyadong mababa. Pumasok si Yang Kai sa kuweba para mamites ng mga halamang gamot. Noong nakikipaglaban siya sa flowerback spider, hindi sinasadyang natagpuan ni Yang Kai ang isang malaking purple na bulaklak sa kuweba. Noong mga oras na iyon ay wala siyang oras para tingnang mabuti, ngunit ngayong naisip niya ito, hindi niya maiwasang matuwa. Kung hindi siya nagkakamali, ang mga lilang bulaklak na iyon ay ang Three-Leaved Chaos Spirit Flower na kailangan niya agad. Ang Three-Leaved Chaos Spirit Flower ay tumubo sa mamasa-masa at madilim na lugar na may maraming bangkay, at ang kuwebang ito ay isang angkop na kapaligiran para sa paglaki nito. Taglay ang matinding pag-asa sa kanyang puso, bumalik si Yang Kai sa kuweba upang tingnan, at halos hindi niya maiwasang tumawa ng malakas. Sinasabi ng mga tao na ang mabubuting tao ay may magandang karma, at ngayon ay tila ito na talaga. Kung hindi siya dumating upang iligtas ang mga ngaso at ang kanyang anak, paano siya nakatagpo ng isang magandang bagay? Ang malaking patch ng mga purple na bulaklak sa harap niya ay ang Three-Leaved Chaos Spirit Flower. Bukod dito, medyo marami sila. Sa halos pagbibilang, may mga 30-40 sa kanila. Ang mga maliliit na lilang bulaklak ay magkakaugnay at mukhang napakasarap sa mata. Hindi nagatubili si Yang Kai, at mabilis na kumuha ng pala at inilagay ang Three-Leaved Chaos Spirit Flower sa kanyang bag. Pagkaraan ng ilang sandali, nasiyahan si Yang Kai, at nang malapit na siyang umalis, nakita niya ang isang madilim na pulang mushroom na bagay sa sulok ng kuweba. Gumalaw ang puso ni Yang Kai, at lumakad siya pasulong upang tingnang mabuti. Ang bagay na ito ay halos kasing laki ng isang mangkok, madilim na pula, at mukhang isang kabote, ngunit tulad din ng isang Ganoderma lucida. Hindi nakilala ni Yang Kai ang bagay na ito, at walang paglalarawan nito sa booklet na ibinigay sa kanya ni Treasurer Meng. Maaaring ito ay isang uri ng bihirang kayamanan. Pinunasan ni Yang Kai ang kanyang mga kamay, at kahit ano pa iyon, kukunin muna niya ito at iuwi. Pagkatapos ng lahat, hindi ito tumagal ng maraming espasyo. Nang lumabas si Kai Yang sa kuweba, puno na ang kanyang maliit na bag. Terena, sasamahan kita sa pagbaba ng bundok. Sabi ni Yang Kai sa mga ngaso sa labas. Salamat, benefactor.
Labis ang pasasalamat ng mga ngaso, at alam niyang natatakot si Yang Kai na malagay sila sa panganib, kaya gusto niyang sundan sila. Papunta na lang, hindi na kailangan magpasalamat. Sabi ni Yang Kai, at nagmamadaling tumakbo pababa ng bundok kasama ang mga ngaso. Hindi sila nakarating sa Black Plum Town hanggang dapit hapon, at mabilis na nakahanap ng medical center sa bayan. Marshall Peak, Kabanata 19. Sumalay. Matapos iayos ang maliit na bata, hindi nagmamadaling umalis si Yang Kai. Tutal, binigyan siya ng maliit na bata ng pagkain noong gabing iyon, kaya kailangan niyang hintayin itong magising bago siya makaalis. Labis ang kaba ng mga ngaso habang nagmamadaling lumabas-labas ng klinik. Hindi nagtagal, pinalayas siya ng doktor na sa tingin niya ay masyadong maingay. Sinabi ni Dr. Chu na mabuti na lang at naagapan ito sa tamang panahon, kung hindi ay nawala na talaga ng buhay ang anak ko. Benefactor, ako, si Zhang Shan, ay hindi ko kayang suklian ang iyong kabutihan. Sa buhay na ito, ako ay magiging alipin mo sa iyong kalooban. At tumawag. Pagkatapos magsalita, lumuhag ang mga ngaso sa harap ni Yang Kai. Hindi siya tinulungang tumayo ni Yang Kai, ngumiti lang siya at sinabi. Brother Zhang, may ginto ang isang lalaki sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Nabayaran mo na ang iyong kabutihan, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito sa hinahap. Ako rin kumain ng pagkain ng anak mo, kaya may utang pa ako sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, tinulungan niya ang mga ngaso na makatayo. Naantig si Zhang Shan, umiyak siya. Benefactor, isa kang mabuting tao. Habang sila ay nag-uusap, lumabas ang doktor at sinabi kay Zhang Shan. Walang malaking problema, hindi na kailangang mag-alala. Gayunpaman, nawalan siya ng maraming dugo, kaya natatakot akong matulog siya sandali. Kapag paggising niya, magiging okay na siya. Nang marinig ito, gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai at Zhang Shan. Sa sandaling lumuwag ang kanyang isip, nakaramdam ng kaunting pagod si Yang Kai. Masyadong exciting ang araw na ito. Marami na rin siyang nasugatan at nawalan ng maraming dugo. Bagamat nasa sabik siya noon, may kaunting pinsala pa rin sa kanyang katawan. Pagka-relax niya ay nakatulog siya at nakatulog hanggang madaling araw. Maagang umaga, High Heaven Pavilion. Maraming mga alagad ang nagising ng maaga sa umaga. Lahat sila ay nasa sabik at nagsama-sama, naghihintay sa isang tiyak na lugar. Ang kanilang sabik na mga mata, nakakunot na mga leeg, at hindi mapakali na mod ay nagmukhang isang grupo ng mga kababaihan na naghihintay sa bahay para sa kanilang mga asawa na sa wakas ay bumalik pagkatapos ng maraming taon. Masyado silang nakatutok at puno ng pag-asa. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang nagkukumpulan dito. Ibinaling ng lahat ang tingin sa iisang direksyon. Ang direksyong iyon ay ang lokasyon ng kubo ni Yang Kai. Ngayon, maaari nilang hamanin muli si Yang Kai. Paano mabibitawan ng sinuman sa mga alagad ng High Heaven Pavilion ang mga contribution point na ito na halos walang bayad? Ang ilang mga tao ay hindi nakayanan at nakiramay sa karanasan ni Yang Kai. Kung tutusin, tuwing limang araw ay binubugbog siya. Sobrang miserable talaga. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, walang silbi ang kanilang pakikiramay. Napakaraming tao ang gustong hamanin si Yang Kai. Kung hindi nila hinahamon si Yang Kai, may iba. Sa anumang kaso, siya ay mabubugbog pa rin, kaya maaari rin silang gumawa nito. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpa siya silang subukan ang kanilang kapalaran. Emf. Kung ako ang pipiliin niya, siguradong magaan ang loob ko sa kanya para hindi siya makaramdam ng sakit. Maraming tao ang nakahanap ng mga dahilan para sa kanilang sarili sa kanilang mga puso. Natulog ba siya sa kanya? Lumabas na ba siya sa High Heaven Pavilion? Imposible, alam mo ang ugali ni Yang Kai. Kahit bugbugin mo siya hanggang mamatay, hindi siya aalis. Kung gusto niyang umalis, aalis na sana siya ilang buwan na ang nakakaraan nang siya ay ibinaba sa Trial Disciple. Bakit siya maghihintay hanggang ngayon? Pinag-uusapan ito ng lahat ng naroroon, ngunit walang nakakaalam na pumunta si Yang Kai sa Blackwind Mountain ilang araw na ang nakalipas at hindi pa bumabalik. Hindi ito nakakagulat. Si Yang Kai ay karaniwang hindi nakikipag-ugnayan sa iba, kaya natural na walang nagbigay pansin sa kanyang kinaroroonan. Habang nagaganap ang kaguluhan, isang grupo ng mga tao ang lumapit sa hindi kalayuan. Ang nangunguna ay may malajade na mukha at napakagwapo. Siya ay isang gwapong binata, ngunit sa ilang kadahilanan, ang binatang ito ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha sa sandaling ito. Habang naglalakad siya, nagnangalit siya at nagmumura ng kung sino. Sa tabi ng binatang ito, maraming disipulo ng High Heaven Pavilion. Pinalibutan siya ng mga ito tulad ng mga bituin sa paligid ng buwan, na ginawa siyang kakaiba sa karamihan. Pagdating dito at nakita ang napakaraming tao na nagkukumpulan, ang binata na namumuno sa grupo ay nagpakita ng hindi nasisiyahang ekspresyon at nagtanong. Ano ang nangyayari? Bakit napakarami dito? Mabilis na humakbang pasulong ang isang katabi niya at bamulong. Iyang Master Su, ngayon ang araw na maaari nating hamanin si Yang Kai, kaya lahat ng ating mga kapatid ay nagtipon dito upang maghintay ng mga kontribusyon. Napataas ang kilay ng binata na tinatawag na Iyang Master Su at tumawa. Mukhang nahihirapan ang ating Brother Yang. Ang kanyang mga salita ay puno ng schadenfreude at kaligayahan. Si N, halos limang araw siyang binubugbog. Hindi lang iyon, nawalan siya ng malay. Paliwanag ng nagsalita kanina. Muling ngumiti si Iyang Master Su. N,
Hindi ko alam kung bakit, pero ang sama ng loob ni Young Master ay nailabas ng husto. Pero hindi ito sapat. Dapat mo siyang itaboy sa High Heaven Pavilion. Hangga't hindi siya isang high disipulo ng Heaven Pavilion, maaari kong makipaglaro sa kanya kahit anong gusto ko. Young Master Su, tama ka. Ang brat na ito ay nangangahas na sirain ang negosyo mo sa Black Plum Town. Talagang hindi niya alam kung gaano karaming mata si Young Master Su. Ni hindi niya alam kung sino si Young Master Su. Ang pambabala na ito ay naging komportable kay Young Master Su at muli siyang tumanggo. Si Young Master Su ang nakilala ni Yang Kai sa Black Plum Town, Sassafras. Sa araw na iyon, si Sassafras at ang dalawang malalaking lalaki ay inilantad ni Yang Kai at umalis sa galit. Pagkatapos bumalik sa High Heaven Pavilion, nagsimulang magtanong si Young Master Su tungkol sa pagkakakilanlan ni Yang Kai. Sa huli, mayroon siyang ilang paraan at channel, kaya wala pang isang araw ay alam niya ang mga detalye ni Yang Kai. Gayunpaman, sa ilalim ng bakal ng mga panuntunan ng sekta, hindi ito maginhawa para sa kanya na direktang kumilos, kaya naghintay siya hanggang ngayon upang dalhin ang mga tao kay Yang Kai. Hindi niya inaasahan na napakaraming tao ang magkukumpulan dito, at lahat sila ay nakatitig kay Yang Kai. Dahil dito ay medyo hindi nasisiyahan si Sassafras, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabi, "Sabihin mo silang maghiwa-hiwalay. Sabihin sa kanila na akin si Yang Kai ngayon." Ang mga salitang ito ay binigkas na parabang si Yang Kai ay isang puta na nagbebenta ng kanyang katawan. Ang isa sa mga taong nasa likuran niya ay mabilis na humakbang at itinaas ang kanyang mga kamao sa karamihan. Mga kapatid, ang labanan ngayon kay Yang Kai ay napagdesisyonan ni Sassafras, kaya't hinihiling ko na ang lahat ay gumawa ng paraan para sa amin. Paumanhin para sa abala sa lahat. Maghintay dito, kaya patawarin mo ako. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming tao ang naalarma at tumingin kay Sassafras. Sumigaw ang ilan sa mga taong hindi nakaintindi. Bakit? Laging gumagamit ng wali si Yang Kai para piliin ang kanyang kalaban, kaya bakit kanya hahayaang manalo? Wala bang first come first served rule? Pagkababa pa lang ng boses niya, may humila sa kanya at bamulong. Si Sassafras yan. Sassafras, kilala mo ba kung sino siya? WHO. Ang taong ito ay hindi pa matagal sa sekta, kaya talagang hindi niya alam. Stupid, ang ating High Heaven Pavilion ay may elder na may apelidong Su, at ang isa sa 10 core disciples ay pinangalanan ding Su. Sino sa tingin mo siya? Hindi man malinaw ang kanyang mga sinabi, hindi naman tanga ang nakikinig kaya't agad siyang tumahimik. Isa lang siyang ordinaryong alagad, kaya nang mabalitaan niyang may ganoong kalaking backer si Sassafras, paano siya mangangahas na maingay? Ang pagkapanalo laban kay Yang Kai ay hindi magbibigay sa iyo ng maraming puntos ng kontribusyon, kaya hindi karapat-dapat na masaktan siya. Oo, 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 nagulat ang nakikinig at pinagpawisan siya ng malamig. Marshall Peak, Kabanata 20. Nasusunog na bahay. Tiningnan ni Sassafras ang reaksyon ng mga tao nang may kasiyahan at napabuntong hininga. Bagamat nagpa siya na si Sassafras na humanin si Yang Kai ngayon, ang mga taong nagtipon dito ay hindi umalis. Hindi nila alam kung paano nasaktan ni Yang Kai si Sassafras, kaya natural na gusto nilang manatili at manood ng palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yang Kai ay wala pa rin nakikita. Hindi na ito napigilan ni Sassafras at nagtanong. Nasaan siya? Hindi ko alam. Karaniwan siyang lumalabas para magwalis ng sahig, pero hindi ko alam kung bakit wala siya ngayon. Young Master Su, gusto mo bang tingnan kung saan siya nakatira? Sandaling nag-isip si Sassafras at tumanggo. Oo naman. Siya ay isang maliit na bata lamang na nagwawalis ng sahig. Gaano kalakas ang loob niya na paghintayin tayo dito? Tuturuan ko siya ng leksyon mamaya. Hindi lihim kung saan nakatira si Yang Kai, kaya ang mga tao sa paligid ng Sassafras ang nanguna. Sumunod din sa kanila ang mga taong nanonood ng palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang grupo ng mga tao sa kubo ni Yang Kai. Pagtingin sa kubo na gawa sa kahoy, nabuhayan si Sassafras ng walang dahilan. Itinuro niya ang kubo at tinanong. Dito nakatira ang batang iyon. Young Master Su, si Yang Kai ay isang pagsubok na alagad. Kailangan niyang alagaan ang sarili niyang pagkain, damit, tirahan, at transportasyon. Hindi siya pakialam sekta. Marahil ito ay isang kubo na siya mismo ang nagtayo. Good, good, good. Tuwang-tuwa si Sassafras. Nasa mabuting kalooban siya nang maisip niya kung paano magiging isang nalunod na daga si Yang Kai sa tag-ulan. Bahagyang umubo si Sassafras at tumigil sa pagngiti. Lumapit siya sa kubo at sumigaw. Yang Kai, lumabas ka dito at mamatay. Parang kampana ang sigaw niya, pero puno ng kuot. Puno ito ng dugo at luha. Ang mga taong nakarinig nito ay nanginag sa kanilang mga puso. Palihim nilang inisip na hindi maliit ang sama ng loob sa pagitan ni Yang Kai at Sassafras. Kahanga-hanga si Sassafras. Pagkatapos sumigaw ay tinitigan niya ang pintuan ng bahay na gawa sa kahoy na may pananabik. Naisip niya ang eksena ni Yang Kai na tumatakbo palabas ng bahay at nagmamakaawa. Habang pinag-iisipan niya, lalo siyang naging proud. Ngunit pagkatapos ng mahabang oras na paghihintay, walang gumagalaw sa silid. Medyo nahiya si Sassafras, at umungol ulit. Yang Kai, kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, mas mabuting lumabas ka na. Kung hindi, sisingilan na natin. Wala pa rin gumagalaw. Naramdaman din ni Sassafras na may mali.
Kung talagang nasa loob si Yang Kai, dapat ay humihinga siya. Hindi kaya wala siya sa loob. Pagkiling ng kanyang ulo, sinenyasan ni Sassafras ang isa sa kanyang mga tauhan gamit ang kanyang mga mata. Mabilis na lumabas ang lalaki, sinipa ang pinto ng kubo na gawa sa kahoy, at tumakbo papasok. Hindi nagtagal, tumakbo ulit ang lalaki palabas at sinabi kay Sassafras. Iyang Master Su, walang tao sa loob, at may alikabok. Mukhang alam ng bata na may problema siya at tumakas noong mga nakaraang araw. Tumakas siya. Halos magsuka ng dugo si Sassafras. Ilang araw na niyang pinaghahandaan ito, at dinala pa niya ang napakaraming tao para makipagsabayan. Tumakas talaga si Yang Kai na iyon. Para siyang naghagis ng mapusok na suntok, pero damapoy iyon sa bulak. Nadama ni Sassafras ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at depresyon. Sa pagsasalita ng alin, hindi ko nakita si Yang Kai nitong mga nakaraang araw. Ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari. Sinaktan ni Yang Kai si Sassafras. Malamang alam niyang may problema siya, kaya umalis siya sa sekta. Kaya pala hindi siya nagpapakita hanggang ngayon. Sai, ngayong wala na si Yang Kai, wala nang anumang libreng kontribusyon na puntos sa hinaharap. Nagbulungan ng mga nagmamasid, ngunit ni isang salita ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Sassafras. Bagamat natutuwa siya sa kanyang sarili, hindi pa rin masaya si Sassafras na hindi siya makapaghiganti. Matapos mag-isip ng ilang sandali na may malungkot na mukha, kinailangan ni Sassafras na tanggapin ang katotohanan ito. Galit niyang sabi, "Swerte ang batang iyon. Pero kung hindi ako makaganti, hindi ko maalis ang puot sa puso ko. Sunugin mo itong silang bahay." Nagulat ang lahat, maging ang mga taong dinala ni Sassafras ay nagdadalawang isip. Sabi ng isa sa kanila, "Iyang Master Su, hindi magandang sunugin ang sekta, tama ba? Anong kinakatakutan mo?" Umirap si Sassafras. "Kahit bumagsak ang langit, hahawakan ko. At saka, hindi ito pag-aari ng sekta. Ano ang malaking bagay kung masunog ito? Sirang bahay ito, at nasa mata ng Iyang Master." Nang marinig ito, nawala ang pag-aalala ng lahat. Kung tutuusin, may umalalay sa kanya si Iyang Master Su. Ang pagsunog ng sirang bahay ay hindi isang malaking bagay. Kaagad, may nagpunta para kumuha ng apoy at tuyong damo. Ilang sandali pa ay nakahanda na ang lahat. Mabangis ang mukha ni Sassafras habang hawak ang isang sulo na ginawa niya on the spot. Ang liwanag mula sa nag-aapoy na apoy ay nagpangiti sa kanyang mukha. "Yang Kai, huwag na sana tayong magkitang muli. Kung hindi, ipaparamdam ko sa iyo na patay ka na." Nagnanga ang ngipin at nagmura si Sassafras. Akmang itatapon na niya ang sulo sa kanyang kamay sa kahoy na bahay, naamoy niya ang dugo sa tabi niya. May tumapak sa balikat niya at nagtanong, "Anong ginagawa mo?" Hindi man lang nag-isip si Sassafras at sumagot, "Sinusunog ko ang bahay." "Bakit mo sinusunog ang bahay ko?" Medyo inis na boses ng tao. "Bahay mo," kinagat ni Sassafras ang kanyang mga labi at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang tao. Pagkakita pa lang niya sa tao ay agad na tumalon si Sassafras ng ilang hakbang sa gilid na parang kuneho. Ang kanyang mga galaw ay hindi kapani-pani walang maliksi, at naglagay siya ng isang defensive na postura. Puno ng gulat ang mukha niya, at tumindig ang balahibo niya. Masyadong nakakatakot ang itsura ng tao. Ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang buhok ay magulo na parang damo. Hindi lang iyon, hindi mabilang ang mga bahid ng dugo sa kanyang katawan, at ang kanyang damit ay may bahid ng dugo. May maliit na bag sa kanyang balikat, at nakaumbok ang bag. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Isang mahinang simoy ang umihip, at ang punit-punit na pantalon ng taong ito ay magulo sa hangin, na nagpapakita ng malakas na balahibo sa binti sa kanyang mga binti. Hindi kinaya ni Sassafras ay ang amoy ng taong ito. Pinaghalong dugo at pawis iyon. Nakakasuka, at tatlong araw siyang hindi makakain. Ang itsura na ito, ang estilong ito, talagang kakaiba. Kung hawak niya ang isang basag na mangkok sa kanyang kamay, para siyang pulubi na kumakain mula sa daan-daang pamilya. Pero bakit parang pamilyar siya? Maingat na tiningnan ni Sassafras ang tao, at habang tinitignan niya, lalo siyang naguguluhan. Saglit na nag-isip, bigla niyang hinampas ang hita niya at sinabi, "Yang Kai, sino pa kaya ito kundi si Yang Kai?" Bagamat iba ang kanyang hitsura, at puno ng dumi ang kanyang mukha, paanong hindi siya makikilala ni Sassafras na may sama ng loob kay Yang Kai? Paanong hindi niya ito makikilala? Nakilala rin ni Yang Kai si Sassafras. Kumisi siya, ipinakita ang kanyang puting pangil, at sinabi, "Hindi ba ito ang junior brother na nagpakita ng kanyang husay sa Black Plum Town?" Naging berde at namula ang mukha ni Sassafras sa pangungutya. Tumalon siya at sinabi, "Yang Kai, hindi mo tinahak ang daan patungo sa langit, ngunit tumalon ka sa impyerno kung saan walang pinto. Mamamatay ka ngayon. Naghahanap ka ba ng gulo sa akin?" Kumunat ang noo ni Yang Kai. "Kalokohan. Buong pagmamalaking," sinabi ni Sassafras. "Sa tingin mo ba narito ako para bisitahin ka? Kung naghahanap ka ng gulo sa akin, hanapin mo lang ako." "Bakit mo sinunog ang bahay ko?" tanong ni Yang Kai. Mabilis na itinapon ni Sassafras ang sulo at sumugod sa harapan para tapakan ito. Parang tinatapakan niya mismo si Yang Kai. Tubhang gamaan ang pakiramdam niya, at pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay napatay niya ang sulo. Matapos ang pagkaantala na ito, sa wakas ay natauhan ang mga nanonood.
Ngayon lang nila nalaman na hindi umalis si Yang kay sa Sky Tower dahil natatakot siya kay Sassafras, kundi dahil lumabas siya para may gawin. Pero ano ang ginawa niya para maging miserable ang sarili niya? Hindi ba masyadong maraming dugo? May mga gasgas din sa damit niya. Halata na ang mga ito ay ginawa ng kung anong uri ng matalas na sandata. May inawi ba siya? At ito ba ay isang labanan ng buhay at kamatayan?